meron ako ditong wall mounted na standard electric fan. Kung makikita natin po, palo siya ng 66 watts o 67 watts. At ayon sa mini anemometer natin, pupalo siya ng maximum na kukuha ko 3.9 meter per second. So ito yung wind speed niya. Ito naman yung kinumbert ko nitong nakaraan na stand fan. So naka-inverter type na motor na to o brushless type motor. Ito ay pupalo lang ng 19.3 watts. At ang wind speed natin dito ay pupalo ng 4.5 meters per second. Ngayon, meron ako nakita o marami ako nakikita na nagko-convert na gantong motor ang gamit at controller. So, mas mura ito kung kukumpara natin sa brushless motor. Kaya ngayon, susubukan natin ang performance ito. Simulan na natin. At mamaya, papakita ko sa inyo kung ano ang savings natin dito, gano'n natin katagal mabawi ang ipapambili natin. So, investment to, hindi lang to basta repair. Maganda to para makatipid tayo lahat sa kuryente. At syempre, ang isa pang benepisyo natin dito, kahit magkaroon ng brownout o power interruption sa lugar natin, pwede natin siyang gamitin sa 12 volt na battery. So, bukod sa makakatipid na tayo, meron pa tayong pwedeng gamitin kapag brownout na electric fan kung meron tayong 12 volt na battery. Kapares ng mga to. Simulan na natin. Palitan natin itong motor na to. Ang pagkakaintindi ko dito, tatanggalin natin itong rotor at stator para maisalpak natin to. Okay? Tapos, ito ang kanyang controller. So, mas mura to doon sa isang motor na ginamit natin sa Panasonic na stand pad. Ang dirty, oh. Pero ang tibay nito, ang tagal na nito. Tingnan ulit natin ang kanyang wattage pag walang LC. Number 1. 32 watts lang. 40 watts. Number 2. 42 watts. Number 3. 45 watts, 46 watts. Tingnan natin kung anong kailangan kalasin para mag-kasya to. Sa tingin ko, iipitin to ng unahang cover tsaka labas na cover. Itong motor na to ay may magnet siya tsaka may carbon brush. Yung isang motor na gamit natin, brushless tsaka bearing type yun. Mas maganda yun tsaka mas malakas yun. Pero malalaman natin. Ito yung ating harapan tsaka likurang cover. Ngayon, ito ang ating motor. So, ito ang harap, ito ang likod. Tingnan nga natin kung papasok to. Boom. Hindi uubra. Sa tingin ko, kailangan tanggalin natin tong housing ng bushing. Ito, madali lang to tanggalin. Nakalak lang ganun. At, ayun, tanggal na. Ganun din. Teka, tingnan natin kung lulusot na. Hindi pa rin. Dahil dito sa ating shear clip. Tanggalin natin to. Parang yung shear clip na yun ay para sa stopper ng LC. Hindi para ipitin to. Sa tingin ko, ito ay naka-force fit. Okay, lulusot na to. Yun. Yung dulo niya, halos sumakto sa gitna ng antag natin dito sa ano ng busing. Dumidikit yung magnet to. So, sa kabila, ganun din. Tanggalin na natin tong housing ng busing. Ito, isang concern ko dito. Baka tumama to dito sa likurang cover. Ayun nga. Bangga nga. Lagyan natin to ng meron ako ditong insulation tape. Yung ginagamit ko sa battery. Lalagay ko lang dito. Para pwede ka itong tupiin pa atras. So again, depende siguro to sa klase ng kahanang electric pan natin. Maraming sa mga nakasolar nating kababayan ang gantong gamit na motor. Tingnan natin mamaya sa performance ito kung sulit ba yung gantong motor o wag na tayo maghirap dun tayo sa isa. Isa salpak lang yun eh. Konting modification lang dun. Wala siyang polarity. So niligay ko lang kung
basta dalawang wire, madali lang mambaligtad rin ang DC ng motor. So, pagbaligtad ang ikot, babaligtad rin lang natin tong wire. Kahit doon na lang sa terminal ng controller. Nilagyan ko rin ito ng shrinkable tube para hindi sumayad sa body ground. Tingnan niya natin kung may sayad sa body ground. Ground to ground muna tayo. Ito ang ground. Yun. Ground to pula. Wala tayong reading. Good. Ground to itim. Good. Ibig sabihin, hindi tayo sumayad sa body. Testing muna natin. Ito yung controller niyang kasama. PWM controller. So, niligyan ko na ito ng wire. B negative, B positive. Bago M plus, M minus. Ito nga pala ang off nito. Mayroon siyang click, plus and on. Off, on. Okay. Off muna natin. Lalagay ko lang to sa lithium battery ko na 12 volt. Tingnan natin kung anong reaction nito. Tingnan natin. Umikot siya. Pakanan ang ikot niya. So, tama ang ikot. So, pakanan ay clockwise pag nakaharap sa atin. Tama. Tama ang ikot. Tempo. Kaya nagalaw yung rotation. Dandanan siya, oh. Laksan natin. Sagad yan. With rotation. Medyo matining yung tunog niya. Tingnan natin ang kanyang amperahe. DC current tayo. 0.65 amps. Walang LC yan, ha? Okay. May ilaw tayong pula dito. Naan natin. Beautiful. Alright. Balik na natin to sa kaha. Pero, imamount ko to sa case. Bubutasan ko pa yan. Tapos, lalagay tayo syempre ng fuse. Tsaka DC barrel jack na female. 65 watt pala to. Input 65 watt. Okay. Na-wire ko na siya. Meron akong DC barrel jack dito. Tapos naglagay ako ng fuse holder dito. Para sa protection. Maglalagay lang ako ng 2 ampere na fuse dyan. Dito ako nilagay sa gilid para madali ang access. So, bali ang positive ng DC barrel o yung in ay dumaretso lang dun sa fuse. Ayun. Kita ba? Ayun, dumaretso lang sa fuse. Tapos yung lugpas ng fuse ay pumunta dito sa B+. Yan sa ating controller, dumaretso siya sa B+. Tapos tong negative ng DC barrel jack, dumaretso lang tayo sa B-. Tapos yung positive at negative ng motor, dun lang sa M+ at M-. Problema dito, yung nilabasan ko ng wire ay tatamaan to. So medyo habaan ko lang to. Tapos ikikibultay ko lang yan dyan. Para hindi masugatan ng wire. 0 watts tayo. On ko lang. Ang rotation, may na lang yan. 3.8 watts. Laksan ko. Sagad. 8 watts. 8.6. Okay, meron tayo 8.6 watts sa sagad na motor. Kapag nilagyan natin ang rotation, 9.2, 9.5, 9.8. Mas tataas. Okay. So, balik ko muna LC dito. Tapos tingnan natin yung total wattage niya pag assembly ko lang muna ulit. Tapos tingnan natin yung total wattage niya pag may LC. At tingnan natin yung kanyang wind speed. Okay, subukan natin. Kinabit ko lang ulit siya sa wall at testingin kagad natin. Tingnan natin ang wattage. Meron tayong 38.3 watts. So, medyo mataas pa rin pala ang wattage nitong motor na to. Sa wind speed naman, nakapag-record din tayo ng 3.9 meters per second. Kapares lang nung 220 volt na motor niya. Subukan natin palitan yung LC. Meron ako isang LC dito na parang mas medyo magaan kumpara dito sa LC nito. Ayan, subukan nga agad natin. Meron tayong 36 watts at 3.9 pa rin, 3.9 meters per second. Ngayon, subukan natin hiramin tong
hélice nitong top mama. Ito yung disipan kong isa. So, ito yata yung tinatawag na banana blade. Harami muna natin. Halos magkasinlaka lang naman sila. 16 inch din to. Asa natin at subukan natin. Yan tayong 33 watts at ang ating wind speed ay ayan, umabot siya ng 4.0 meters per seconds. So may konting diferensya sa LC pero konti lang. Tapos yung gantong blade talaga, malakas talaga umangin to. Yun nga lang, mas maingay yung tunog niya na o yung buga niya ng hangin. Okay, baba ulit natin to. Kuha na natin ang amperahe ulit. Nagpalit ako ng power supply. 12 volt, 3 ampere din naman. Okay. Tapos, piyadaan ko ngayon dito. Okay, baligtad. Yan, piyadaan ko lang dito sa aking voltage current meter. On natin yan. Tingnan natin ang amperahe. ampere 36.9 o nag 35 watts o bumaba na 35 watts na lang kanina 38 watts yan eh. Okay na natin, so pwede na rin, nag improve siya kung kukumpara natin dun sa unang test natin na halos 67 watts. Mamaya tingnan natin yung calculation natin o yung ilang porsyento ang improvement niya. Ngayon tanggalin ko to. Lagay ko dito sa isang disipan ko na merong touch sensor. So, ito ay kahit tahimik na tahimik siya. Kahit naka-video ko, hindi narinig kasi hindi yan nakasagad. Saksak ko lang sa likod. Ayan, tahimik na tahimik siya. Kahit naka-video ko. So, ito rin yung gamit ko sa kanyang adapter. 3 ampere. So 3 ampere nag-iinit, no? Ang recommended nila palagi sa mga gantong pan, at least 2 ampere. So hindi ko recommended yun. Sa 3 ampere kayo or mas mataas pa, mas okay. So yan, ito yung supply na to pa rin ang gamit natin sa kanya. Ilang wattage sa 2 watts. 12 volt, mababa yung natin, speed natin. Laksan natin. Malakas yan. Yan, nasa 20 watts din siya. Tapos 11.92 volt at 1.4. So, mas mataas ang amperahin to. Yung Panasonic nasa 1.35 amps. So 19 watts. Ito 20 watts. Ang model nito ay iba. Yung motor nito, ito ay naka-bearing type antimano. Ito yung mga old model. Ito yung mga ka-solar natin, alam yan. Ito yung naunang model bago nilabas yung gantong model. Brushless na DC motor na pang-inverter type din. Yung dini-DIY ko nung uli. Ito yung nakakabit sa Panasonic. Ngunit yung sa Panasonic ngayon, kinumbert ko na yung sa bearing. Kasi nasira agad yung bushing. Mga ilang buwan lang. So, mas matagal ko siyang gamit. Ito, matagal na to, hindi pa nasisira. Bearing type to. Tapos yung shell niya, parang pang 220 volt. Pero brushless din siya. Okay? So, punta tayo sa savings natin. So, ito yung wattage ng 220 volt natin kanina. Tapos nung na-convert na natin. So, gawin natin itong 35. 35 na lang siya ngayon. Tapos, ito yung halimbawa 12 hours natin siya ginagamit sa loob ng isang araw, 801 watt hour ang makukonsumo niya. Okay? Sa 35 watts naman, 420 watt hour. So in kilowatt, 0.8, 801 divided by 1000 lang naman yan. Okay, ganun din dito. Sa pag-check ko ngayon sa Meralco, nasa 12 pesos per kilowatt hour tayo. So kung gagamitin natin to ng 12 hours, magbabayad tayo ng 9 pesos and 6 centavos. Samantalang dito sa 35 watts na na-convert natin, 5 piso na lang. Okay. Sa in 30 days, meron tayong bill dito na 288 pesos sa 12 kilowatt per hour yan.
At sa 12 hours na gamit na araw-araw sa loob ng 30 days, kulang-kulang 300. Dito naman sa converted natin, 151 pesos. So ang total improvement natin ay 47.6% yung in-improve ng wattage natin. Kung titingnan naman natin kasi yung wind speed, pares naman silang pumalo ng 3.9 meters per second. So hindi naman perfect ang test natin, pero at least meron tayong basehan. Tapos ang savings natin per month ay 137 pesos. Sa loob ng isang taon, 1,648. Yan ay sa 12 pesos per kilowatt hour at 12 hours. So ang bili ko dito ay nasa 250 pesos. So mas mura pa dyan ang bili ko. Kung hindi ako nagkakamali, parang 50 pesos lang bili ko gamit ko yung mga voucher ng Lazada. Pero syempre, tiyempuhan yan. Tapos 250, sabi natin 250 plus 12 volt 3 ampere 174. So sabi natin 200 pesos. Sabi na natin, sarado natin, nasa 500 ang gastos natin. Kasama ang adapter, tsaka yung motor at controller. So ang adapter, minimum 3 ampere tayo ha. 4 ampere pwede rin, mas maganda. 4 ampere, 5 ampere, 6 ampere, walang problema. Maglalagay na lang ako ng link sa video description dito. Pero kung meron kayong 3 ampere, okay na yun. Pero kung 2 ampere, nakita naman natin, lumagpas tayo ng 2 ampere dito. Pero dito sa motor na nakakabit natin sa Panasonic, yung gantong inverter type o brushless DC motor, 15 to 25 watts, nasa kulang-kulang 750. O minsan, mas makakamura pa rin tayo dyan. Ito yung binilihan ko, nasa 900 na siya ngayon. Pero okay lang. So kasama rin yan yung controller tsaka yung motor. Mas madali itong i-mounting. May kasama na rin itong rotation. So mas recommended ko talaga to. Tapos kung bibili tayo ng adapter pa rin, sabihin natin nasa 1K. Okay? So kung 500 pesos ang nagastos natin, kung 151 ang masasave natin, kung 137 ang masasave natin, so within 4 months, bawi na natin yung pinambili natin sa adapter tsaka motor, considering na hindi na ito masisira. Okay? Pero yan ay kung 12 hours natin gagamitin. E paano kung mas mahabang oras? Halimbawa, 16 hours, 183 ang savings natin. Paano kung maging 14 ampere kilowatt, 213 ang savings natin. So, dalawat kalating buwan tapos tayo. O, nabawi na natin yung pinuhunan natin o in-invest natin. Ayan yung return of investment natin na tinatawag. Okay? Pero mas marirecommend ako yung isa. Ang standard talaga na wattage ng mga electric fan ay 60 watts. Tapos yung na-reading natin sa brushless motor ay 20 watts. So meron kagad tayong 66.67% improvement sa power natin o sa yung binaba ng kilowatt natin. Okay? One third. Pero naka-ano sila ng 25 watts ah. Naka-advertise sila ng 25 watts ah. So kung in 12 hours sa 12 pesos, nasa 150 ang savings natin. Kung 1,000 ang ginastos natin at dinivide natin sa 150, nasa 6.6 o sabi natin 7 buwan, bawi na natin yung in-invest natin o binili natin ng motor. Pero kung halimbawa, 24 hours tayo nagamit, so times 2. So, meron akong electric pan dito. Ito, itong isang wall pan ko na inverter, halos 24 hours itong nakasindi. Kaya, kung titingnan natin ang savings ko talaga yan ay malaki talaga. So, okay naman siya. Nakatipid talaga kung sa nakatipid. Pero meron pa tayong mas ititipid. O mas maganda. Mas, kasi yung gantong motor, mas madali talaga ito i-mounting. Kung napanood niyo yung video ko kung paano ko siya minount. Ang ayoko lang talaga dito yung nakabushing siya. Tapos ang napis ng kahan ito. Itong isang wall pan ko, ang tagal-tagal na. Ilang taon na yan, siguro mga 3 years na yan. Nabili ko yung kay Solar Dagupan. Hindi ko alam kung bakit nag-phase out sila ng ganyang model. Ganito ang nilabas. Siguro dahil hindi nasisira yung motor na yan. So galing China naman yan, pare-parehas. Ganun talaga, negosyo yan. Pero ganun pa man, savings pa rin talaga. Pero kung hindi naman kayo mahilig mag-DIY, wala kayong tools, wala kayo, meron tayong nabibili na Panasonic. So mas mahal to, pero buna kagaya na to. F-409DS DC Inverter Desk.
electric pan. So 3-5. So ito naman taon to bago niyo mabawi. Pero ito ay brushless DC motor din, naka-bearing, tapos Panasonic kilalang brand 'yan. Katiwa-tiwalang brand 'yan. Tapos 30 watts ang max wattage niya. Pag tinignan natin sa ating ginawang calculator. So 60 watts ang original, ginawa nating 30 watts sa 12 pesos per kilowatt, meron tayong savings na 216. Sa 20 hours na gamit yan, ha. Kung 12 hours, 129. So, kalimitan naman ang electric pa natin. Hindi ko alam. So, depende yan sa pwesto kasi ng bahay, sa klase ng bahay, sa klase ng mga nakatira, sa paggamitan. Tayo naman ang nakakaalam yan. Kung gusto nyo ng kopya nitong ginawa kong calculator na to, ay comment lang kayo sa baba at bibigyan ko kayo ng kopya. So, mababawi at mababawi talaga. So, kung 24 hours kayo, bumili kayo ng Panasonic, within 1 year or 2 year, bawi na yan. Tapos, Panasonic yan, meron niyang 5-year warranty. 5-year warranty on motor. Okay, on motor, ha? Hindi kasama ang controller. Sigurado may controller din yan, tsaka power adapter. Nakabili na ako nito, pero hindi para sa akin. So, ang ganda ng feedback nito talaga. Ito ay sa Lazada at mismong Panasonic ang seller. Okay? So maganda yan. Meron din silang stand pan. Ito, mas mahal ng konti. 4,000. Ang binili namin noon stand pan, pero nakuha namin ng 3,400 lang. So timingan nyo lang yung mga ano yan. Ang mga butcher-butcher yan. Pero maganda yan. Panasonic yan. Tingnan nyo ang rating yan. Ang maglalagay ako ng link sa video description. Check nyo na lang ang mga feedback. Tingnan nyo, ang ganda naman. Hindi yan pang mayaman. Kung titingnan natin yung savings, masasave natin sa kuryente, ay malaking tipid talaga yan. So, pang mautak na yung mga ganyang desisyon. Kaysa naman, mag-invest tayo sa solar, tapos, ang pan natin na pinapagana, lahat standard na AC pa rin. So, mas maganda ito unang step. Unti-unti natin, kahit hindi ka naka-solar, makakatipid ka talaga sa kuryente ito. Makita nyo naman ang savings sa loob ng isang taon. 3,110 sa 24 hours, 12 pesos per kilowatt hour yung 30 watts na Panasonic, 60 watts na luma, ginawa natin 30 watts. So wala na tayong conversion na gagawin dito, bibili na lang natin. Meron kong savings na 3,100 per year. So depende sa kaso nga yan, sa paggamit natin, sa per kilowatt hour sa lugar natin o sa distribution utility yung kinakabitan natin o supplier natin ng kuryente. So yun lang, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Maglalagay ako ng link sa video description para sa mga produktong pinakita natin. Maraming salamat. Ito nga pala ay hindi sponsored ng Panasonic, ha? Pero I love Panasonic lang talaga. Gustong gusto ko yung brand na yan.